Mabilis lang gawin ng tape, madaling matuyo eh. Hindi ka pares ng kusina, matagal matuyo. Pero pag pork tapa? Ah, matagal. Pero mas mabilis siya kesa sa tosino. Kasi maraming asin. Eh sa tosino, maraming asukal. Asuka. Kaya matagal matuyo. Oh, parang may sabi mo dati, may gumawa ka ng tosino na sobrang tamis. Tapos hindi siya nag, ano, natutuyo. Mm-mm. Parang may ginawa ka yata dati para sa kliyente mo. Tagal matuyo. Ang dami asukal eh. Gusto kasi matamis na matamis eh. Hindi ko alam, ba't naiisip nila na bibenta yun eh? Pero ang kanya po, pwede din yung halong suka. Pwede. Pero may hirapan daw pong tuyuin. Pero may ginagawa akong, ano, maraming suka. Okay naman. Yun lang. Diba, nagsasawa naman ito ang suka eh. Hindi siya masyadong natutuyo. Masabaw siya. Hindi ka kabisado tapang nung eh. Yan. Hindi ka madalas magtapa eh. Ang kabisado ko po talaga na lasin, tosina, sa longganisa ni Mami. Pero nung natikman ko yung Hungarian na yan, alam ko na eh, ah, si Mami kumuha nito. Sa tosino po, anong part, ay sa longganisa, anong part ng ano yung mataba-taba? Anong part ng Mami? Kasim yung mataba. Kasim. Bali, usually yung binibili po ni Mami. Hindi, yung binibili part ko kasi purong na laman at saka purong taba. Saka ko siya pinag-ahalo. Mas madali pong timbangin. Control yung amount ng taba. Consistent doon sa quality. Ano no, SM, 10% daw no? Hindi 10% po yun. Sabi nyo, no? Kitang-kita nyo yung taba. Hindi ba halo binil? Hindi hiwalay binil? Sabi nila 10%. Ano yung taba daw? Ayaw nilang sabihin yung totoo. Yung sa ano, tinanong ko, 30% daw. Kaso, ang ginagamit nila is kasim. So, ang dami ng taba ng kasim. Plus 30% yung hinahalo nila. Tinanong ko nun sa South o at saka sa SM sa Santa Rosa. Ito, hindi sinasabi yung totoo, 10% daw. Imposibleng 10% yun. Ang daming taba eh. Yan, lastral. Sairin mo. Sarap na baga sa'yo. Mas madaling pansaid talaga kamay mo eh. Nakahatching ako sa amoy. Ano sa amoy sa vlog yan? Maraming nagnanod, bless you. Puro comment na may bless you. May timestamp pa. Nahatchingan na yung ano. Pero kaya naman pala haluin nung may sili. Kaya di ka pala. Hindi, konti lang yung sili compared to 9 grams. 25? Big na 9 yan. Kala ko 15 lang. Yung sa may data. 25. Ah, taas pala nung nilagay niya. Kasi ano, wala, sobrang tamis. Hindi siya lasa kasi. Sobrang data. Yan, pwede na ral. Lagay na sa lalagyan. Tapa to. So yan, i-cure uli natin overnight. Then, evaluate natin bukas tapos ipa. Parang ayan, ay. So yan, tatago na natin. Saka na ba? Third batch na tayo. Ng beef tapak. O, steak muna. Palalagkitin natin siya sa phosphate. Para ma-extract natin yung myosin. Yung protein na responsible sa binding ng meat products. Wow! So dapat malamig-lamig talaga siya. Kasi na-extract ang myosin sa 36 to 40 degrees Fahrenheit. Bakit ba tinatakpan ko ito? Kaya dapat malamig siya. So isa yung sababayaran natin sa mixer. Marami. Maging titiin siya sa lamig. Ano kung makita dito mo yan? Ako lang ako sa ibang talis dito. Na ano lang lahat. Patunaw lang lahat. Hindi mo na kailangan galingin kaming tayo. Blender mo na lang.
Kaya ba yun? Oo nga pala, hindi na kailangan... Ah, hindi. Dapat gilingin mo yung paminta. Yung bawang at saka yung sili, hindi mo na kailangan gayat-gayatin. Ginagayat niyo pa ba? Oo, yun ano pa kanina. Ano pa yun? Yung processor pad. Pwede nang diretso na dyan. Basta may tubig lang. Grabe ba sinayang oras na yung... Kaya tapos maganda kasi hindi mo nakakagat yung bawang. Eritorbitral. Lagay mo. Masyado na sir. Yung eritorbit na yung madilim na phosphate. Madilim na phosphate. Saka usually masante. Pinaka-konte. 0.5 per kilo. Pwede na ito ng malamig. Hindi ka nagmamanhid sir? Lapa na lang ito ng malamig. Galing ako ng Netherlands. Sobrang lamig po dun sir? Malamig. Malamig. Labi ka sa madan? Ako, sanay ako nung sa Pure Foods, tinutungtungan ko, nag-yelo. Oh, ano mo, no? Nakatrabaho po ako sa chocolate. At ang nag-yelo. Sa Colombia, international. Gumagawa ng chocquake, ng champi. Siguro, alam mo naman yung Russian champi. Chocolate. Favorito po niya, ano? Yung gumagawa ng beef fresh. Favorito mo yun, di ba? Champi? Bakit mahirap i-bind me kapag gano'n? Ay, bakit mahirap i-bind pag maasukal? Kasi yung salt, malakas mag-absorb ng water yun eh. Ang asukal, nagre-release ng moisture. Ay, talaga? Hindi po ba salt na nagre-release ng moisture? Hindi. Hindi. Ini-withdraw niya yung ano. Kumbaga, ina-absorb niya yung tubig. Water binding ang salt eh. Water and fat binding. Ay, so iba siya, hindi siya natin yung water sa gulay. Hindi. Pag sa gulay, ito-draw out niya yung juice. Ganun din. May kasi hindi kasi nakunig sa literature. Kaya yung mga sauerkraut, di ba? Dapat sa mga kanina labi. Wala ka nilagay na tubig, pero nagkakaroon siya ng juice. Game na kami? Ang lubog. Yan, lagay na natin yung solution. Lapa? Lapa. Sabi tikman lang, may gata. Ito lang din ang pinag-aabay. Nakalubog pareho ko, Char. Sanay na sanay na po si Sir Ming. Lagyan mo. Yan. Hindi lang muna. Anggang. Masakit. Kakainin mo ito bukas mo yan? Anghang! Grabe! Parang kulang ang lasa ng gata. 20 grams. Dagdagan mo kaya? Aba. Gawin mong 40. Oh, may hawa ka pala. Hindi lumasa yung gata eh. 40? Gusto pala? Ano ba pinasya? Tingnan mo. Kuhan, magdadagdag tayo ng gata. Ha? Dadagdagan yung gata. Bakit? Hindi siya lasa. Oo, oh, dapat yung naglalasa-lasa. Ito, sili lang ang nalasa ko. Ang anghang. May natalasa ba ako? Yes. Without effect. Hindi nga lasa. Ako din, mahina sa manghang eh. Pero kay Hana, okay yan. Bitingan kay Hana, ha? Bitingan kay Hana. Bitingan kay Hana. Doon sa ibang Bicol, sanay na sila, sanay sila dyan. Nagagata sila ng sili. Oy, Bella! Si Bella na saan? Bella! Ano ba yung sarap ko? Si Bella. Bella. Yung chow chow. Okay. 20 grams. Oo, sige, lagay mo na dito. O dito, para matikman natin. Dito? Uh-huh. Hanap yung notebook ko pa kay adjust mo. Plus 20 grams. So, yung ano. Ano yung sa tapa? 3. Plus 20 grams coconut powder. Isang piece lang. Niluloko ko lang ni Mama sa 3 na yan. Oh. Alin nilang po siya? Plus 20 grams po.
Tagal siguro pa, no? Bagay mo na lang, Ram. Mahalap to. There's no turning back for me. I'll be all the way till the mountains cross the sea. Maganda po si Tuhani Ross. Itong taga-kanta sa amin eh. Kaya lang, dahil siya kakanta, ayan, nagka-COVID. Ulit ng grupo na, no? Nakakatawa yun eh, kasi yan eh. Ang nag-aya mag-inom, si Doc. Yung doktor ng Buscalis, nag-aya mag-inom, libre niya. Tapos after a while, umalis siya. Kasi mga tao na iwan doon nagka-COVID. Nadamay pa ako. Siya hindi. Nagkatrabaho pa tuloy si Doc. Nadamay din ako doon eh. Hindi nga pumunta si Hannah, nahawa na lang sa akin. Pag uwi ni Ross, kinabukasan, meron na ako eh. Oh, lagay na. Lahat mo na. Lahat na agad? Sarap. Sarin mo. Pag inyo may ginagabon si Mami na spatula, ang ganda pang side, sir. Yan ba yung nag-ano pa tayo? Hindi, kukuha ko ng ano eh. Kukuha akong lalit tao na mag-mimig. Gusto ko madumi yung kuko. Malilinis. Gusto ko marumi yung kuko. Tinakuha kuko mo. Bago kang maghalo. Pagkatapos, linis na. Hindi, hindi. Hindi. Yun yung galing kaming QC. Ginataang tapa. Tapos si Brenda, nakikisayo na dun sa nagpa-perform sa stage. Si tapos meron kaming ano nun? Meron kaming audit. Monday, no? Talaga? Oh, tapos si Michelle ba nagkaroon din? Tapos nagka-COVID ako kaya hindi ako nasali sa audit. Si Michelle din. Yan po yung gagraduate sana ako. Kumarka sana ako ni. Oh, hindi ko nakagraduate. Hindi ako nakamarka dahil nagka-COVID ako. Ilang beses ka ba nagka-COVID? Isa lang po. Yun lang. Nag-live po man din ako nun. No. Nag-work po si Hannah nun yun. Pare-parehas nagka-COVID. Lungkot ko rin. Nung hiram pa ako ng sablay. Tapos? Nung hiram ako ng barong. Nandun pa sa lid. Nandun na sablay ng kuya mo ah. Oo. Nasa bahay. Hindi ko alam na meron siya. Hindi ko isipin na meron siya kasi hindi naman siya nag-warn siya. Parang sarap na bigat ako. Alright, baka na ng lalagyan. Yan. Yung overnight curing uli natin to. Ang difference nito dun sa dalawa, ito may gata at saka chili. Yung first walang chili, yung second may chili, ito may gata at saka chili. Okay. Yan. So, check natin bukas.